Selamat support, Rat. Alright. Semoga Rat Moro at your service. So mga Rat, shoutout muna natin yung kabalin motovloggers dito sa Pampanga. Ito yung mga motovloggers na nagsama-sama at nagtutulungan para lang sa kabubuti ng lahat. So shoutout kabalin motovloggers. So hopefully and soon makasama ko sa mga rides nyo. Alright, so shoutout din natin yung ating mga kawan G, kamakawan grab natin dito sa intersection sa Marque Mall, Balibago, Mabalacat, San Fernando. Alright, dito sa Santo Domingo. So shoutout sa inyo mga kawan G, kawan grab. So ingat tayo sa mga deliveries natin, lalo na sa mga 10 oras ng gabi. So ito kami ni Lupi, reading muna kami. Hahanap kami ng spot ng booking. So mamasyal na muna tayo dito sa Angeles intersection, going to Balibago, sa Marisol. Dito ikot-ikotan tayo hanggat dito nakakuha ng booking. So mga Kartrat, kamusta na kayo? Kamusta kayong lahat? Alright, shoutout din natin yung ating mga subscriber. So mga Kartrat, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa channel ni Rat Moto. Even though hindi tayo masyadong nakapag-upload dahil po sobrang busy talaga tayo. Wala na tayong time mag-edit and mag-record ng video. Yung araw-araw na buhay ko is umiikot na lang dito kay Grab. Ang hirap din i-balance, no? But I'm trying na mabigyan kayo ng update tungkol sa mga kaganapan dito kay Easy Ride natin. And mga Kartrat, si Easy Ride ko is running for 11,500 na siya. Alright, so kamusta na ba yung aking natakbo sa 11,500? Kamusta na si Lupi? Alright, so far so good mga Kartrat. Hindi pa naman sumakit ang ulo kay Lupi natin sa ating Easy Ride 150N. And solid yung performance niya sa loob ng 11,000, 11,500 na odometer natin. Still kicking pa na si Lupi. And hindi pa rin nagbabago yung power niya para sa akin, no? Eh marami kasi sa atin na malalakas na yung motor, kaya tinatawanan na yung motor natin. Alright, so mga Kartrat, yung set namin dito sa Pampanga is the cheapest set on earth. Sir! Sir! Pagkalaga-alala lang ah! Sinahanap mo dyan? Dami ang gamot. Ha? Dami ang daw. Oh? Sige sir, ingat, sarap sir. Ingat. So yung mga Kartrat, yung ating isang tropa, Pampanga chapter. So isa na yun sa City Sergino, yung panggilid niya. Dati ang ubong ng motor niya mga Kartrat, talagang siya mismo ay umiiyak na. Tapos may mga nangyari pang abrid niya sa motor niya na hindi niya nagustuhan. Kasi yung drive pace ng motor niya mga Kartrat, sinalpakan ng pang Mio. Di ko alam kung ano yun, basta pang Mio. And then yung gear ng kanyang sa drive pace niya, nakalbo siya mga Kartrat, nakalbo, naubos yung gear. Kasi yung gear ng Mio is hindi siya siwak sa gear ng sa Easy Ride 150 natin. So ang kwento niya, yung mekaniko raw pinilit ipersa ay pasok. So medyo maluwag siya, pero sabi ng mekaniko okay lang yan, ipitan lang. And then katagalan, tinanggal din niya yung drive pace ng Mio na yun kasi hindi niya nagustuhan nga yung performance, medyo may kakaibang tunog. And then binilit niya yung stock. And then yung panahon na isinet siya ni Sergino ng kanyang regroup and rebanding. Eh na yun, doon napansin ni Sergino na nakalbo yung kanyang gearing. So nagka-problema tayo. Alright, mga Kartrat, may booking tayo. Ito sinasabi ko mga Kartrat sa inyo na ang hirap pagsabay-sabayin ng vlogging and hanap buhay natin, diba? So hindi naman natin pwedeng bitawan itong hanap buhay natin kasi dito umiikot yung kabuhayan. So yun mga Kartrat, sinar ko lang, no? Tapos marami na rin siya nabili na class lining na branded road of 1.8. So nasayang lang mga Kartrat kasi pagkatapos ng iset ikabit yung binili niya na clutch. Pagkatapos ng iset yung clutch na yun, so sayang lang mga Kartrat kasi hindi niya nakuha yung power na hinahanap niya. So kulang pa rin mga Kartrat, still kulang yung power na sa ginastos niya. Ang dami yung nagastos, almost 1.8. Nagpa-calculate siya ng drive pace,
Di ba? So ang dami na nagastos mga karatat, ang dami pinabili sa kanya nung mekanikong nakilala niya. So yung mga panahon ng mga karatat is hindi po tayo kilala ni sir. Kaya medyo wala siyang idea na meron palang budget mo na, no, na set na pwede niya makuha. Eh late ito tayo nakilala, kaya medyo nagastosan siya, nalakihan siya. Ang pagkakarinig ko nasa 7,000 na rin nagastos niya, pero hindi niya nakuha yung gusto, yung lakas ng motor na gusto niya. So ayun, tinry niya si Lupe yung motor ko, doon yung napansin na may kakaiba sa motor ko sa ginawa ni Sergino. Kaya agad-agad, yung araw din na yun na magamit niya si Lupe, nagpakabit sa akin kay Sergino. Alright, so yung sinasabi ko sa mga karatrat is yung budget natin, yung budget kasi yung pinag-uusapan dito, kung sila is malakas yung motor nila, ang tanong, magkano ba yung nagastos nila? Magkano na yung nailabas nila para na mapalakas yung motor nila, di ba? So ito, itong set namin ni Sir Gino, may pagmamalaki ko na hindi ka abot ng 1,500. May set ka na katulad ni Lupi ko, na kumbaga kay sa one piece ay naka one gear na tayo. So okay na ako mga karatrat. Unang-una, ba't ba magpapalakas sa motor? Hindi man ako lalaban ng karera. Alright, so yung RPM ko is 400 lang. So satisfied naman ako dyan, di naman siya papatay-patay. And pangalawa mga karatrat, hindi ko naman kailangan maglabas ng maraming pera para lang magpalakas ng motor. Binili ko itong motor is para gamitin pang service at pang hanap buhay. So hindi ko ito binili para pagkagastusan at saka pang karera. Alright, so ang dami dyan, hindi naman ako nakikailan sa inyo, motor nyo naman yung pagkagastusan nyo. Ang ibig ko lang sabihin is kaya natin binili ito is para tayo makatipid, para tayo makatipid na ating pamasahe, para tayo makatipid sa motor. Kaya natin binili si Easy Ride 115. And then kung kakargahan natin siya ng kakargahan, papalakasin. Parang binili na nakatipid, no? And then pangalawa mga kartrat, once na nagpalakas ka ng motor mo, asahan mo na rin mga kartrat yung lakas ng gas niya. So huwag mong hahanapan na hindi siya ganun katakaw sa gas. So lahat ng nagpapalakas ng motor mga kartrat is lumalakas sa gas yan. So i-consider nyo rin yan. Huwag kayong gastos na bili kayo ng bili ng mga mamahaling racing parts. And at the end of the days, pag sisisi lang kayo, malakas nga ang motor nyo, malakas na rin ang gas nyo. So iba na siya yung mga karatrat, no? So sa set kong ito, nag-average ako ng 33-35 kilometers per liter. So pag kailangan kong overtake, meron akong pa-overtake, meron akong may power si Lupi. Pag kailangan ko lang ng line ng takbo lang, kagaya nyan, so andyan lang tayo stable. Alright, so balik ako mamaya mga karatrat, usap tayo, no? So yun nga mga karatrat, balik tayo sa usapan natin. Magiging side effect po ng pagpapalakas natin ng motor is asahan po natin na tatakaw siya sa gasolina. Kasi the more power, the more gas. Alright, so itong set ko is pang delivery lang at hindi ito pang karera. Alright, so nasa sa'yo na mga kartrat kung ano yung gusto mong ikabit or ikarga sa motor mo. Kung gusto mo bang mag-racing, magpa-set ka ng todo-todo. Alright, so hindi ko naman sinasabi na huwag kayo magpa-set ng mga pampalakas. Para sa ano naman is hindi naman talaga natin kailangan, no? So binili ko si Easy Ride ko para pandemic use and family use. And ito, nagamit siya ko yung Grab. Ang trabaho ko na rin kay Grab, pang araw-araw. So as of now, okay naman yung performance niya. Never pa niya akong pinahiya. Binibiyahe kami ni Lupi, umulan umaraw. So nasa kalsada kami, nagharap ng booking. Sa mga lubak-lubak na daan, sa mga delikadong area, pinapasok namin ni Lupi yan. Hindi namin natrasan yan. So ganyan katatag si Lupi natin. Maaasahan talaga siya. So may mga nagtatanong, matibay ba si Easy Ride 115 natin? So ito mga kartrat, sinusubukan natin siya kung gano'n siya katatag, gano'n siya katibay, and gano'n siya ano pa itatagal niya. Okay,
So, may ginagawa na sila rito mga overpass. So, good thing. At papapabuti yung ating trapiko dito. Luluwag-luwag tayo dito. So, yun nga. Amartrat, yun lang kaya kong sabihin sa inyo as of now. And yun lang masasabi sa inyo, Amartrat, as of now. And we're going through, pipilitin kong ano, iabot ng 20,000 ito silipin natin, siguro mga 1 month, give me 1 month para mabuno ko itong natitirang 8,500 kilometers. 1 month na para sure na, kasi minsan nagde-depend tayo, kailangan din natin pahinga. May Amartrat, sa loob ng 3 buwan kong ginagamit si Lupi kay Grab na non-stop, walang pahinga-pahinga. So solo niya mga biyahe namin, at naabot na nga niya yung 11,500 kilometers. Alright, sa loob ng 3 buwan lang yung Amartrat, nakuha natin yan, at talaga namang biyahe tayo ng biyahe. Alright, the more biyahe, the more kita. So ganito kasi ang laban kay Grab. The more na masipag kang bumiyahe, the more na marami kang income. Kaya tayo, sinasamantala natin yung mga income na yan. Money, money, money. Ito, ating gabi na. Hanggang madaling araw na naman tayo nito, mga Amartrat. Abuti na naman tayo ng alas-3 sa madaling araw. Right, tsaga-tsaga lang. Ganun talaga ang buhay. Wala namang easy money dito sa mundo. Wala namang easy money dito sa earth. So, lahat ng ano talaga, pinaghihirapan. Okay. Isa-isayin ko sa inyo, mga Amartrat, kung ano yung mga naging issue ko sa mga isa-isayin ko na lang yung naging issue ko sa 11,500 na yan kay Lupi natin. Before, mga Amartrat, is talaga yung kanyang paano, arangkada, isa yun. Isa yun talaga sa inaayaw ko sa kanya dati. Kasi, mga Amartrat, imagine mo, imagine mo na traffic, tapos yung motor natin humihiyaw, sumisigaw, konting piga mo lang is sumihiyaw siya, kasi yung arangkada kong dati is nasa 4 talaga, 4 to 5 bago siya umarangkada. Samantala ito si Lupi natin dito sa 3, ano, sa 3 nananakbo siya, diba? 3 yan pinakit, tumatap speed na 17 km/h. So okay na sa set natin na yan, at di na ako naghahap ng mas malakas pa dyan. Masaya na ako dyan. And yun, isa is yung arangkada natin, nung stuck siya. Talagang kawawa siya, umuulo siya. Tapos, ano pa ba? Yung shock. Yung shock natin, guys, mga Amartrat. Yung rear shock natin, pinalta ko na yun ng Aerox 2017. Nakalifter lang siya, so far so good. Yun, naremedyoan ko yung pananakit ng foot ko sa stuck natin, sa tigas niya. And then, gulong, mga Amartrat, naplat na ako one time. Naplat na ako dahil sa pako. Ang dami ko nakuha ng pako. Pako. So, naplat ako around siguro mga 9,000 kilometers si Lupi. Naplat ako. Yung ano na naman, yung hulihan. And yung una, okay pa siya, good siya. Never pa naplat. Yun, at tarsilant lang. Bayad ng tarsilant. Right, gumastos lang yata ako ng ano nun, 250 kasama ng labor. Then goods na siya uli. Yung mga pako, hindi namin dinunot, kasi sabi ni nung mekaniko, nung vulcanize is maliit lang daw. So mga Amartrat, yung mga issue na nakuha ko kay Easy Ride natin sa loob ng 6 months ownership with 11,500 kilometers. So yun lang yung mga issue na na-encounter sa kanya. And one thing pala, yung nag-heart starting si Lupi ko, yun yung panahon na nagkatubig yung tangke natin. Kasi yung gasoline na napakargahan ko is pinabaha yun. And ang laki talaga ng posibilidad na may tubig yung ating gasoline na ng panahon. So as of now naman, never na ulit yun, kasi never na ako nagpakarga sa gasoline na yun. And ito, active na active pa rin si Lupi. And yung ano, yung gas tank ko, mga Amartrat, yung tank cover, yung tank cap, diba ang dami na palit sa atin nun. Pero ako, as of now, stop.
stuck pa rin yung ano ko, cover. Yung literal pa rin na may butas. Alright, so never ko po yung pinalitan, never pa ako nag-update sa ano na yun, sa cover na yun. So karamihan sa atin nagpalit na. So okay naman yun. Better than early than sorry, sabi nga. Alright. So yun yung mga threat yung sa loob ng aking 11,500 km. So yun yung mga issue na nakuha ko dito kay E0150N natin. Alright. So sa ngayon, running good condition pa rin siya. Hindi pa rin ako binibigyan ng sakit ng ulo. And masaya ako sa performance ni Lupi natin. Kasi kahit papano is naibibigyan sa atin yung ano natin, yung pangangailangan. At hindi niya tayo masyadong binibigyan ng sakit ng ulo. So nakakatuwa to si Lupi natin. Mga karatrap, batingin ko rin pala ng congratulations yung mga newbie owner ng E0150N. And sana ma-enjoy ninyo yung unit natin. Kasi ako bilang delivery rider, masaya-masaya naman ako sa natin, kay Lupi natin. Never naman tayo pinahiya. Never akong binigyan ng sakit ng ulo. And even na nung maplat ako, mga karatrap, is in good condition pa rin yung gulong ko. Matigas siya. Yun nga lang, pag bumabanking ako noon, is gumegewang siya. So at least nagamit ko pa siya, nakailang believer pa ako noon eh. Bago ko na pa sinaplat siya. Hindi ko agad na realize na ano, naplat siya. Kasi gumegewang ako. May time na gumegewang yung motor ko. So inisip ko lang na ano, baka yung ball bearing ko is maluwag na, kasi lagi ako nalulubak. So hindi pala, flat pala talaga. Hindi makakarap yung ilaw ko. Kita mo yung ilaw natin, no? Pag nasa city tayo, is halos hindi na makita. Pero maliwanag siya. Maraming sasabi na maliwanag yung ilaw natin. And para lang sa akin is, para sa akin lang ha, malabo siya. Hindi siya ganun kaliwanag. Lalo na makakarap trap is kadalasan is madaling araw yung gahe ko. And hating gabi, katulad ngayon na 11:30 na. Nasa lansangan pa rin tayo, di ba? Bumibiyahe pa rin tayo. So yun, sabi nga kasi kung wala ka naman tiyaga, guys, wala naman tayo nilaga. So that's why I'm doing my best na bumiyahe ng bumiyahe. At para makapag-ipinupan tayo. Yung mga na-encounter kong issue, mga karatrat, is isa-isahin ko yan. Una is yung arangkada. Delay talaga sa arangkada natin dati. And yung gulong, naplat ako. Isang beses pa lang, di pa na ulit. And then yung ilaw ko, gusto ko sana kung liwanag pa para may iwasak yung mga lubak-lubak. And then, ano po ba? Yung nag-guard starting yung motor natin, mga karatrat, parts purple yun naman yun. And ito na, okay na ulit si Lupi natin. So wala na ulit ang problema sa kanya. So as of now, mga karatrat, yun lang yung mga issue na na-encounter ko sa kanya sa loob ng 11,500 kilometers. Basic na issue yung mga karatrat, napakadaling remedyuhan, napakadaling gawa mo ng paraan. So hindi ka naman sasakit ng ulo. So mga karatrat, yung gas ko is walang pakimote, 33 to 35 kilometers per liter. So ewan ko bakit yung ibang unit is matakaw, 28 lang daw, 25. So hindi ko alam kung bakit ganun, no? Pero pasilipi ko kasi ilang beses ko itong testing. Nakailang test na ako dito, full tank, biyahe maghapon, then bago gumaray is full tank uli. So ganun na yung laro ng gasolina ko. Para sa akin okay naman na yung ganun, para sa 150cc tapos carb type. And dagdagan na natin ng China bike, is okay na sa akin yun. Total naman is kumikita naman siya at nababalik naman yung gasolina niya. So para sa akin okay na yun. Not a big deal para sa akin. Eh muli mga Rat, maraming salamat po sa pagsuporta nyo kay Rat Moto. And sa patuloy ng mga naniniwala at nanonood kay Rat Moto, maraming salamat po. And shoutout natin ating mga tropa, yung mga karatrat natin, nagpapashoutout sa atin. Kay RJ
Onap or Death, from Tarlac City, shoutout sa mga kay Aroma 15 sa Tarlac chapter. And kay Seven in Clouds Wonder, alright, so shoutout sir. And kay Raul Manalak Jr. from Lubao, Pampanga. Alright, so Rider 150 user siya, but tumahanga siya sa ating isa Rider 150. Then kay Saldi Colina. Alright, shoutout po from Liloan Cebu Chapter. So shoutout sa mga taga Cebu Chapter. O, maraming maraming salamat sa panonood kay Ratmoto. And Nature Connect, shoutout from Cebu again. Alright, mga Cebu, taga Cebu, shoutout sa inyong lahat. And Leon Dolera, Leon Dolera, shoutout po Moko Ratmoto. Shoutout sir Margarito Ramos Jr. Pinapa-shoutout niya yung mga taga Kabalikat natin, Civicom INC, Pattern Base, Poso Rubio, Pangasinan. Alright, so shoutout sa inyo mga sir. Ingat kayo palagi ha. So again mga heartrat, hanggang sa muli ha. Maraming maraming salamat. And sa mga kakabalin moto vloggers, so salamat sa inyo mga kakabalin. Eh mga heartrat, may Facebook page po ang kabalin. So bisitahin nyo rin po sila. Sila po yung mga moto vlogger dito sa Pampanga na nag-share ng iba't ibang content para sa ating mga motorista. Alright, so ride safe mga sir. See you soon mga kabalin. Alright, so shoutout ko rin yung Asia Ride 115 Pampanga chapter, alright? Manila chapter, Pasay, Cebu, Iloilo, Batangas, Laguna, Cavite, and taga mga taga Pangasinan, alright? Baguio, so Bicol. And yung nation natin, shoutout sa inyong lahat mga karat-rat, alright? Sa mga Asia Ride 115 user, shoutout po sa inyong lahat all over the Philippines. So, isa naman sa mga heartrat, ride safe always, alright? So, ingat-ingat tayo sa mga daan, huwag natin abusuhin yung lakas ng ating Asia Ride 115. Alright, chill-chill lang tayo. Chill-chill lang tayo, huwag tayo masyadong rumatrat ng alanganin, alright? Lalo hindi tayo naka-ABS. So, safety first. Huwag ang Asia Ride moto na kamote sa daan. Just kidding guys, nag-iingat lang tayo palagi. Alright, kahit ganun yung mga takbo natin sa ating mga deliveries, nag-iingat tayo. Alright, playing safe always. So yan, hanggang sa muli mga heartrat, see you next time again. Eh mga heartrat, kung may katanungan po kayo tungkol sa Asia Ride 115 natin, sa performance niya, sa mga issue niya, is comment na lang po kayo dyan sa baba. Susubukan ko pong sagutin yan with Bas-Bas de Sergino. Alright, lahat ng tanong nyo is dumadaan kay Sergino. And alam nyo naman, hindi naman ako mekaniko. Alright, kaya mas maganda na honest tayo kaysa naman sa tayo nagloloko. Alright, huwag natin ipilit yung sarili natin na alamin yung isang bagay na hindi naman talaga natin alam. Alright, so mahirap yan. Mahirap yung mga ganang sitwasyon. And that's all for tonight mga heartrat. See you again next time. Rise up always. Peace out.